Hi friends, good afternoon. Good afternoon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At ako ay kararating lang galing sa trabaho uli. As usual, good afternoon at kararating ko lang galing sa trabaho. Nakapagpalit na ako ng pambahay ko kasi magre-ready na po akong magluto ng aming dinner. So, yun. At ang mga anak ko po ay inutusan kong maglinis ng living room namin sa kabila. So, yun, naglilinis po sila. Tahimik sila sa ngayon. Kasi, pinagalitan ko. Sabi ko, maglinis kayo ng kalat nyo. So, yun, nagkalat kasi. Hindi naman super maraming kalat, pero pinaliligpit ko sa kanila. Alam nila yun na pag dumarating ako galing sa work, kailangan malinis ang bahay. So, ayun, magluluto po ako. Simple lang po ito na recipe. Yung parati kong niluluto na pag meron akong leftover na beef, niluluto, ginagawa ko siya. So, yun, ang aking recipe for tonight is yung ano lang po siya. Simpleng-simple lang. Leftover po namin na roast beef. So, ang ginawa ko po is minarinate ko siya last night. Ini-slice-slice ko siya ng bite size na pagka-cut. Tapos, iminarinate ko po siya sa oyster sauce, soy sauce, hoisin sauce, black pepper, at nilagyan ko rin po siya ng sesame oil para mabango. So, yun, minarinate ko siya. Ngayon, madali lang siyang lutuin kapag ganyan na yung iminamarinate nyo muna yung meat. Napakabilis talagang maluto at mas masarap talaga. So, gawin nyo po yung ganyan. Imarinate nyo muna the night before. As in, trust me, mas masarap siya talaga kaysa yung lulutuin mo siya agad. Kapag may mga parties kayo, itry nyo po yan. Imarinate nyo siya. Masarap talaga. So, yun lang po ang aking recipe for tonight. Friends, kung meron po kayong mga, by the way friends, kung meron po kayong mga suggestion na maibibigay sa akin, is ma-appreciate ko po talaga. Bigyan nyo po ako ng mga suggestion kung anong mga vlog o anong video ang dapat nating gawin. At gagawin ko po kasi sa ngayon limited lang talaga muna ang napupuntahan namin or yung mga nagagawa ko dahil sa sitwasyon na rin nating lahat at syempre medyo nakakatakot kahit papaano kung saan tayo pupunta, diba? So limited ang nagagawa ko. Let me know friends kung meron kayong gustong ipagawa sa akin na video or kung ano bang gusto ni ano sa tingin niyo ang dapat maganda na i-vlog ko or gawin kong content sa aking channel. Ma-appreciate ko po talaga kung bibigyan niyo ako ng suggestion. Syempre nangangapa. Oh, hi friends again. So ito po nag-start na po ako. Unang-una po is ginisa ko po muna yung garlic. May kaunting ginger ako dito na halo at saka yung onions. So, ginisa ko lang po. Don't worry, medyo brownish ng konti kasi nga butter at saka olive oil kasi diba madali siyang mag-brown. So, yun po nangyari. So, hi friends. Again, ito uli. Ito naman po yung beef na minarinate ko siya. Kagabi ko pa to siya minarinate. Ano lang po yan? Hoisin sauce, soy sauce at saka oyster sauce. Nakamarinate po yan siya overnight. So, malasang malasa po talaga ito. Yun po ang gawin niyo sa mga leftover para hindi nakakasawa. Baguhin nyo lang ang recipe. Parang may bago na kayong putahe uli. So, ito ang ginagawa ko pag may leftover kami. Ayan po inside. Ayan na po yung ating beef. Nihalo ko na. So, antayin lang natin ng konti. Medyo luto na yan siya. So, hindi na siya ganun katagal. Pero, para mag-soak yung sauce, antayin natin ng mga few minutes. And then, ihalo na po natin yung green beans para maluto na rin. So, kasi hindi na, it's not necessary na magtagal siya kasi na, luto na nga, diba? So, yun, haluan na lang natin, ihalo ko yung green beans sa susunod, okay? So, ayan po, hinalo ko na po yung, ano, yung green beans. So, ayan, hinalo na natin. Parang, ano din ito ha, yung, kumbaga, hindi siya perfect na ano, hindi siya perfect na big stir fry na yung ano na yung as in ano talaga, pero big stir fry na rin ito para sa akin. Walang broccoli, wala po, hinalo ko na po yung green beans tapos after that lulutuin ko muna yung green beans kasi yung asparagus 1 minute ko lang niluluto yan kasi gusto ko crunchy. So ayan. Okay? Ayan po siya. Updates, ayan. Hindi pa luto yung green beans. So, antayin muna natin hanggang maluto siya ng konti. So, ito po yung ito po yung mga ginawa kong hinalo ko sa sauce. So, first, meron akong garlic salt.
Oh, nakalimutan ko yung black pepper. So, ayan siya. Ito lang yung black pepper kong hinalo dyan. Okay? Ayan siya. Black pepper. Tapos, yung hoisin sauce. It depends kung gaano karami ang gusto nyo yung halo. 3 tablespoon, 4 tablespoon. Kung marami, I think mga 3 tablespoon. Alam nyo naman po yung tablespoon, di ba? Yung medyo malaki. So, yun po. So, mga 3 to 4. Kung gusto nyo ng malasa, dagdagan nyo lang po. Tapos, yun nga yung soy sauce. Tapos, yung oyster sauce. So, depende rin yun. It depends kung gaano karami ang gusto nyo ihalo. Kung gusto nyo nang mas thick ang sauce niya, dagdagan nyo lang. Kung gusto nyo nang mas maalat ng konti, dagdagan nyo. And of course, wala na ako, white sugar na lang ginamit ko. Yan lang, oh. Maliit lang hinalo ko. One tablespoon lang hinalo ko dyan. Parang, ano, kasi wala tayong ibang hahalo doon. Para lang mabalance yung flavor niya. So, ayan siya. Yun lang po sila, okay? Yun lang po ang ginawa kong sauce sa aking stir fry. Next po, hinalo ko na po yung asparagus. Niluto ko muna yung beans ng at least mga 5 minutes yata. O 5 minutes to more, a little more than that. So, ito siya. Madali na lang itong maluto. So, yun. Mix lang natin. Mahirap magkuha ng video. Tapos, ang hirap mag-vlog. Tapos, at the same time, nagluluto ka. Mahirap po talaga. So, ihalo ko muna. Okay? Babalikan ko. So, okay. Ito po. Ito po yung ating rice. Luto na. Ihanda ko na doon sa table. So, malapit nang ayan na po yung aking beef stir fry. Luto na. Mainit pa. Ayan, umuusok. Umuusok talaga. So, ayan po. Masarap siya. Kahit na leftover lang siya na roast beef, masarap. So, kakain na po. Enjoy din kayo. Kain po tayo. Bye-bye! So, friends, ayan po. Meron din po akong fried na fish. Mga friends, ito rin po. Meron din po kaming leftover na ice cream cake. Lahat leftover, diba? Pero anyway, ayan po yung dessert nila. Hindi na po ako mag-dessert kasi kumain na ako niyan kanina. After work, kumain ako ng konti. So, ayan, iyan po yung dessert nila. Hinandaan ko sila ng dessert kasi marami pa kaming ice cream cake sa freezer. So, kain at maraming salamat! Congratulations by the way sa lahat po ng mga nanalo. Congrats sa inyong lahat at sana abangan nyo pa yung aking live na susunod. At yun lang muna ang ating makakaya this time. Kasi alam nyo naman ang sitwasyon ngayon. So, yun. At unang-una, nagpapasalamat talaga ako sa time na ibinibigay nyo sa akin, sa channel ko, sa channel namin, ng aking family. At alam kong hindi sila masyado nakakasama pero trinatry ko. Yung asawa ko hindi ko naman masyado mapilit dahil nga syempre sa sitwasyon niya. So medyo naalangan din siya. Pero he doesn't mind naman being with the video kung nagbablog ako. So kung minsan lang medyo grumpy kasi nga syempre may pinagdadaanan siyang may sakit siya, di ba? So yun. So, yun lang po muna ang aking video for today. Thank you so much for watching. At sana nag-have fun kayo sa aking vlog today. At medyo hindi pa gaano maraming nailalagay ko sa vlog ko. Kasi parang daily routine ko lang naman yung ganun. Yung work, tapos home, tapos magluto, maglinis ng kaunti. Parang ganun. So, parang iyon na yung daily routine ko eh. So, ano naman kung iba-vlog ko pa yun, parang nakakahiya, ba? Diba? So, kung mayroon ako napupuntahan or kung mayroon akong pupuntahan, yun din na vlog ko yun kasi gusto kong ma-share din sa inyo. Yung gusto kong ipakita sa inyo yung aking simple life namin dito. As in, simple life lang talaga.
Yeah, pare-parehas lang. So, salamat again mga friends. Thank you at have a great day. God bless us all. Bye. Bye-bye.